Nakita niyo naman yung ating malupit na montage. So yan na yung PC na ating ipamimigay. So like what I said mga patid, way back 2019 pa mga patid, gustong gusto ko na talagang mamigay isa yan sa dream or isa yan sa goal ng channel na to na makapagbigay ng mga PC para sa mga aspirant streamer or sa mga gusto pumasok dito sa streaming or dito sa gaming community. So ito na yun guys, mangyayari na at yan ang bubuhay natin dito sa video na to. So lahat ng product na to mga patid ay pwede niyong mabili sa Lazada if you want to buy then guys or if you want to build your own PC, pwede niyong i-check dyan yung mga link na kung saan po pwedeng mabili yung mga product na ipapakita ko dito. So for sure mga patid, excited na kayo. So tara, umpisa na natin. Gusto mo ba mag-improve ang iyong desk setup gamit ang isang malupitang mousepad? So guys, ito pinadalan tayo dito ng MacVet guys ng kanilang mga desk pad. So guys, itong pinadala sa atin, it's a 900x400mm or sabihin na natin double XL mousepad. Guys, kita nyo naman yung print, sobrang quality guys, sobrang wow. Wala akong masabi, all in all printed. Kung titignan nyo guys, lahat, all around guys, printed, di ba guys? Sobrang mura lang nito sa MacVet at guys, support local tayo syempre, 'di ba? Napaka-premium ng kanilang mousepad, waterproof pa, fully washable guys kung sakaling madumihan, napakadali lang linisin. High density fiber surface pa 'yung ginamit nila dito. Wow guys, sobrang quality, sobrang premium. Pag bumili ka nito, hindi mo mararamdaman na mura lang 'yung mousepad, pero guys, sobrang quality. Kita niyo naman guys sa video, kita niyo naman guys dito 'yung Samurai. Wow, di ba? So pwede niyong mabili yan mga patid sa kanilang official Lazada and Shopee store na nandiyan sa description box at nandiyan din yung kanilang social media. If you want to buy guys, naka-off sila ng 15% up to February 7. So grabe na guys, sayang yan. Sobrang laking discount yan mga patid. At guys, kahit hindi sila naka-discount, promise, mura sila kumpara sa mga ibang mousepad na nagtitinda para sa akin guys. Thank you MacVet. So marami salamat, sana padala nyo pa ako ng mga iba ninyong design kasi gusto ko talaga ng MacVet mousepad. Wow. So today gusto ko lang din kayong i-announce. Okay, marami akong nakukuhang comments, sinadya ko po talaga na every vlog, every live stream itong jacket na to ang suot ko kasi gusto kong manotice ninyo na Boss Lucio merch mo ba yung suot mo. Guys, actually hindi ko to merch. Sinubukan ko lang guys kung may magre-react ba kung sakaling ito lagi yung suot ko sa aking vlog and live streaming. And ito na nga mga patid natin, today ang launching ng aking clothing line, The Unrated Project. Okay guys, check nyo po yung aking page dyan mga patid, The Unrated Project by Boss Lucio. So guys, check nyo po yung mga design natin at available. Pwede na kayo mag-pre-order dyan. So mga patid natin, alam nyo na, sa mga solid Boss Lucio dyan, baka naman guys, hindi kayo magsisisi dito sa ilalabas kong clothing line. Dahil ito ang aking target guys, streetwear siya na hindi ka mahihiyang suotin kahit sa mga mamahaling mall kasi guys, premium talaga yung design at syempre mga patid, originality ni Boss Lucio yan. So sa mga gusto makita yung mga design ng ating damit mga patid, check nyo na lang po sa description box and sa mga susunod na araw guys, makikita nyo yun na yung suot ko sa mga vlog and aking live streaming. So ngayon, umpisa na natin yung ating PC build. So bibili natin, umpisa guys, the motherboard. So ang gagamitin na ating motherboard, this is the Aorus X570 Elite Wi-Fi mga patid natin, okay, na may presyo na 10,295 pesos. This motherboard mga patid, supported nito ang 5000 series na AMD processor. So mga patid, kaya ito na po yung in-invest ko. So mga patid, maganda rin kasi talaga mag-invest ng magandang motherboard lalo na kung gaming para in the future guys, madali ka na lang magpapalit-palit ng mga components like the RAM, processor, the GPU guys, it's easy na lang. So next naman natin, ang ating gagamiting processor dito guys is the Ryzen 7 3700
700X. So guys, ang presyo nito mga kapatid natin, medyo may kamahalan pa rin talaga ang Ryzen 7, lalo na ang 3700X guys, kasi medyo onti na lang ang nagbebenta nito. So ang presyo nito guys sa Shopee is 17,300. Meron itong 8 cores and 16 threads mga kapatid. Meron itong base clock na 3.6 GHz at meron itong max boost clock mga kapatid ng 4.4 GHz. So sobrang lakas na nito mga kapatid natin, the Ryzen 7 3700X. At guys, AM4 socket siya. That's why supported siya mga kapatid na itong motherboard natin. And guys, and this is the 3000 series, and this motherboard mga kapatid natin supported nito up to 5000 series guys, the 1000, 2000, 3000 series guys ng AMD. So pasok na pasok mga kapatid, walang problema. Just in case na mag-upgrade ka in the future, the Ryzen 7 5000 guys po pwede pa rin sa motherboard na to. Syempre sa ating RAM ang ating gagamitin dito, it's a Team Elite T-Force Delta Y. So 16GB lang mga kapatid natin. Siguro sa mananalo nito, pag nagka-budget ka, dagdagan mo na lang ng another 16GB mga kapatid, para total 32GB, para apat din yung stick niya, 'di ba? Ang pogi kasi tignan pag apat yung stick, pero ngayon dito sa build natin, dalawang stick lang yung ating gagamitin, dalawang 8GB. So dito naman tayo sa ating AIO, the all-in-one cooler para sa ating CPU. Syempre mga kapatid, gaming ito, mas magandang-maganda na yung ating cooler. So guys, ang gagamitin natin dito guys, it's a Deepcool Castle 360E. So ang presyo nito mga kapatid natin is 7,980 pesos guys. Para sa akin guys, sobrang solid na netong AIO na to. Sobrang quality. Ako, ang dami ko nang pinagdaan ng AIO na Deepcool. Hindi pa ako napapahiya sa Deepcool. Kaya Deepcool, backhand man. Hindi, joke lang guys. Okay, solid talaga Deepcool mga kapatid pagdating sa mga coolers. So 360 na siya guys. Ibig sabihin mga kapatid, tatlong fans yung kaya niya. At guys, 360mm yung haba niya. So para sa ating GPU guys, this is the RTX 3060 Ti from Galax. So meron itong 8GB na VRAM guys. Kaya mga kapatid natin, masusustain talaga nito ang iyong gameplay. At syempre mga kapatid, this is the RTX 3060 Ti na. So nakakailagay ito mga kapatid natin ng 35,180 pesos. So sabihin natin 181 pesos. So guys, para sa akin, solid na solid to. Ito yung ginagamit ko mga kapatid natin sa aking live streaming. So dito mga kapatid, medyo nag-tight muna ako ng budget. Hindi na muna ako nag M.2, nag SSD na lang ako guys, or the solid state drive guys. Okay, this is the Gigabyte SSD na nagkakalaga ng 1,122 pesos para sa ating booting lang guys. Okay, lalagay natin dito yung operating system para mabilis lang mag-boot yung ating system unit. So meron itong 120GB lang guys. So maliit lang kasi nga boot lang yung plano ko dito. And dito ko naman plano maglaki the hard drive. So ang gagamitin natin guys is a 1TB na Western Digital Caviar Blue. So guys, ang presyo nito, it's 2,064 pesos. So guys, in the future, pag meron ka ulit budget guys, bili ka ng M.2 or NVMe M.2 or dagdag ka pa ng hard drive. It's up to you guys dun sa mananalo na lang ng PC na to. So dito mga kapatid natin, ang gagamitin naman nating power supply, it's from Tough Gaming guys. So this is a 650 watts na may 80 plus bronze. Okay, nagkakahalaga ito ng 3,579 pesos mga kapatid. So para sa akin guys, this is a worth it power supply. Alam ko may mas magaganda pa dito, pero guys, ito yung napili ko para dito sa PC build na to. Okay guys, the 650 watts mga kapatid, kayang-kaya na netong sustentuhan yung Ryzen 7 natin at guys, yung 3060 Ti natin. Pupwedeng-pupwede na. And syempre, para sa ating system unit case, ang gagamitin naman natin dito guys, it's a Deepcool MacCube 310. So supported na to guys, ang mga iba't ibang klaseng motherboard, the ATX, Mini ITX mga kapatid natin, supported netong case na to. At supported na ito ang 360mm radiator ng AIO na pwede mong ilagay sa harapan. Okay, in front yung nilalagay yung radiator niya. At guys, sa ibabaw mga kapatid, tatlong 120mm na fans yung po pwede. So guys, total and total na itong case na to, kung gusto mong punuin ng CPU fans, ay po pwede dito ang 7 pieces na fans na 120mm. So nakakalagayan ng 4,060 pesos sa Lazada. So ang total na magagastos natin dito sa PC build na to guys, it's 86,176 pesos. So para sa akin guys, below 90,000 pesos itong build na to guys. Noong naka 3060 Ti ka na, naka Ryzen 7 3700X ka pa. So para sa akin guys, okay na to. So mga kapatid, may binili pa ako ditong dalawa. Optional lang naman to mga kapatid kung gusto nyo. Kasi meron akong extra pera guys. Gusto ko pampapogi, hindi nawawala sa akin ang aesthetics. So nandito ang Lian Li Streamer Plus version 2. So ito ang 8 pin at ang 24 pin. So ang presyo nito mga kapatid natin sa Lazada, para sa kanilang 8 pin, nakakalagay ito ng 2,130 pesos. At para naman sa 24 pin,
2,790 pesos. So guys, kung bibili nyo rin ito or sasama natin sa competition nito, ang total ng ating PC build ngayon guys is 91,096 pesos. So para sa akin guys, not bad na. So baka mamaya may mag-comment dyan, "Boss Lucio, ba't hindi na lang M.2 yung binili mo kaysa nag-Lian Lee Streamer Plus ka pa?" So like what I said mga patid natin, ako guys, sari-sariling preference tayo. Para sa akin, solid na yung build na yon. Okay guys, hindi mawawala sa akin yung aesthetics. Gusto ko talaga kahit papaano may aesthetics tayo guys. So that's why mas inuna ko to nung nagka-budget ako. So ang lahat ng yan ay meron na tayo guys. So punta na tayo sa ating PC build. So sit back, watch and relax. So guys, kita nyo naman, napaka-solid ng PC na to guys. Para sa akin, sobrang lakas na neto. Halos kasing lakas na neto yung PC yung ginagamit ko. So siguro kung may onti kang mang i-upgrade dito, dagdagan na lang ng RAM in the future pa nagkaroon ng budget guys. Dagdagan pa ng 2.8 guys, para maging total 32. Siguro SSD na M.2 na NVMe guys, para magamit natin yung mga M.2 slot na itong motherboard. Pero para sa akin guys, sobrang lakas na neto. Makakalaro ka na dito ng any games, sure ball lang kahit anong i-livestream mo dito guys. Sobrang gagana, sobrang worth it. And syempre mga patid natin, yung mananalo nito guys, it's complete package na may monitor, keyboard, mouse, headset. And guys, tatry natin lagyan ng webcam and microphone. Pero kasi wala pa akong extra webcam dito, marami akong mga microphone, pero tatry din natin. And syempre guys, meron na rin kasamang desk pad dyan mula sa Macbeth. So papadala natin sila guys, so yung mananalo. So for sure, ang dami na nag-aantay na itong part na to. Ito na yung PC giveaway mechanics natin. So guys, pagdating sa mechanics dito, hindi na po ako gagawa dito ng kailangan i-share nyo po yung post, i-share nyo yung whatsoever guys, i-like ninyo, mag-tag kayo ng 3 pins. Sawa na po kasi ako maglagay ng mga ganon. Then guys, napapansin ko lang din na panaglalagay ako ng mechanics, dun lang po lumalabas yung mga sumusuporta ko, no? So ngayon mga patid natin, ang gagawin ko talaga guys, it's my own. So talagang binubusisi ko yung comment section, lahat mga patid natin ng social media ko, tinitignan ko guys yung mga taong nandyan talaga guys,
Okay, yung mga taong nandyan talaga. And mapatid natin. Panakapili ako sa kanila, mapatid. And then that's it. Ko-comment picker ko na lang siguro or iroroleta ko, guys. It's up to me na lang, guys, kung paano ko sila pipiliin, kung sino mapipili, and that's it. Makikita ninyo, iba-vlog ko, guys, kung sino yung mananalo netong PC na to. So, yun, mapatid natin, guys. Sobrang maraming salamat sa inyo. Again, this is the start pa lang. Okay? Start pa lang ito. Marami pang susunod dahil nararamdaman ko mas marami pa ang mga sponsor na darating sa atin. Yung mga po pwede pang tumulong sa atin, guys, para mabigyan ng mga PC yung iba natin mga subscriber. At guys, abangan ninyo yung isa ko pang dream. It's makapag pre-makeover ng gaming room. As in, overall gaming room makeover kasama PC, everything. So, isa yan sa mga goal ng channel na to, guys, na makapagbigay ng ganyan. So, marami salamat sa lahat ng mga tumapos. Again, sa mga lahat ng mga nagustuhan ng product na pinakita ko dito, guys, nasa description box. And again, mga patid, support nyo po yung aking clothing line. Mga patid, nandiyan na rin po sa description box yung ating link, The Unrated Project by Boss Lucio. And then guys, gagawin ko ng vlog yan, guys, soon, kung bakit Unrated Project yung pangalan ng aking clothing line. This is Luis Dior Tevez. Syempre mga patid natin, road to 100k na tayo. Kaya don't forget to like, share, and comment, subscribe, at simulita bell para lagi kayong updated sa lahat ng ating video. And as always, happy streaming!